Ginawaran ng British Empire Medal ni Queen Elizabeth II ang isang Filipina nurse dahil po sa kanyang kontribusyon sa paglaban sa COVID-19 pandemic sa United Kingdom. Balitang hatid ni Oscar Oida. Tila hindi pa rin makapaniwala ang Pinay nurse sa Surrey, Southeast England na si Charito Romano sa parangal na kanyang natanggap. Kasama kasi siya sa New Year's honor list ni Queen Elizabeth II at ginawaran ng natatanging British Empire Medal para sa kanyang kontribusyon sa kampanya laban sa COVID-19 pandemic. Isa ito sa pinakamataas sa karangalan na ibinibigay ng reyna para sa mga tao nagpakita ng kahanga-hangang kontribusyon sa komunidad. It's really surprising. I was surprised and thankful as well. It's a mixed emotion, you know, overwhelmed, as I always said, because not every day you get this nomination. I was thankful and surprised, I must say. I can't explain the feeling, really. Tubong Cabanatuan City sa Nueva Ecija, 18 taon na siyang naninirahan sa United Kingdom kasama ang kanyang tatlong anak at mister na isa ring health worker. Nakakapagod yung trabaho natin, pasok na lang tayo ng pasok. Kaya lang, hindi naman po pwedeng hindi pumasok, no? Kasi maraming nakasalalay na buhay sa hindi mo pagpasok. Ang higit pa umunong nakakatuwa, alam niyang hindi lang para sa kanyang naturang pagkilala, kundi para sa bawat Pilipinong tapat na nagtatrabaho saan mang sulok ng mundo. Maswerte tayo dito sa England because English people really appreciate us. Now, especially with the Queen, sabi ko nga sa'yo, hindi matatawaran ang mararamdaman mo sa pag-appreciate nila sa atin. Pinuri rin ni Labor Secretary Silvestre Bello III si Charito para sa napakalaking karangalang ibinigay sa ating bayan. Binabati ko si Charito at ako'y nagpapasalamat sa karangalan na ipinabahagi sa ating bansang Pilipinas. At nais ko rin pasalamatan yung mga nagbigay ng award sa kanya. This is a recognition of what our OFWs are to the world. The most preferred OFWs in the entire world, especially when it comes to mga nurses. Talagang hinahanap ng buong mundo. Oscar Oida, GMA News.